hindi lang siya laro lang. Hindi lang siya yung kala mo happy-happy naglalaro. Pero ayun na nga, balik tayo sa drafting phase, guys. Kompleto na yung mga pickings natin dito. Ito na ang pinakahinihintay nyo. And legit na nga, ang ban pala dito ng Cagayan de Oro ay Angela. Tapos may Digi sila, Kufra. And I think yun lang naman eh, yung Leslie and yung ban lang ata, Fanny. Yung ano, no? Ay, yung Fanny pa pala. Nag-autopic ng Fanny, tsaka nag-autopic ng Leslie yung both teams eh. So sa third pick, yun yung kinanggal nila. Pinalitan nila from third pick pababa. At eto na nga po, sa kitang-kitang, oy, naku, meron Digi. Medyo mahihirapan pumasok ang Atlas dun sa Digi. Digi ba? Ay, hindi pa. Oh nga, may Digi nga. Digi. So, ang mismo ano na dito, carry na ang Cagayan ay si Carrie. Carrie. Mm-hmm. Walang mage damage, walang malaking magic damage ang Cagayan de Oro. However, dito sa Pasig City, medyo ano sila, balance. They have a mage, they have a fight. They have a support tank, which is Uranus. They also have a support. They have a main tank, which is the Atlas. Kanagay mo. Well, saan okay. Saan? Feeling ko gusto ko yung ano, yung may Digi. Just because ang laki kasi ng gusto ko yung skill kit ng ano ay Digi eh. Hindi lang anti-CC, but he can also provide some crowd control and he definitely can save Carrie dito. Like kunwari may papasok kay ano, kay Carrie. Pwede lang i-second skill ng Digi to agad eh. Pero tingnan natin, this is just the draft. Mukha lang to nang pwede nilang ipakita. It will still boil down onto how these players will execute the game. Exactly. So, rundown tayo. Cagayan de Oro City, they have Kenny sa kanyang Kufra, Dark sa kanyang Tams, Ongik sa kanyang Jawhead, Black sa kanyang Digi, and of course, si Wise sa kanyang Carrie. Ito ba yung Wise ng Onyx? Para naman sa side, oo nga eh. Nung Pasig City 2, we have Denver for Uranus, Cronus for the Claude, Tiki for the Atlas, Doc Trimar for the Cho, and Kagayawa for the Farsha. Ano bang rotation ang nakikita natin sa parehong team na to ngayon? Lexotir na. So, parang standard tong ano, no? Standard na funnel tong ginagawa ng Cagayan de Oro. However, din naman sa kabila, 1-3-1 lang talaga sila. At ang... Actually, feeling ko nga, mas gusto ko tong Pasig City eh. Kasi feeling ko, kaya nilang i-pop yung ulti, i-force yung ulti ng Digi just by using the ultimate of Farsa. Parang, etong si Atlas, syempre hindi siya pwede pumasok kasi may Digi. Ang gagawin lang niya is taga-protect siya ng mga papasok kay Claude. Tapos ang gagawin lang ng Farsa, from afar, taga-ultimate lang siya ng taga-ultimate para mag-back away. Pag hindi nag-back away, sumubok siya na pumasok, doon na mag-converge na lumaban si Uranus at si Chu, no? So, I'm going for the Pasig City dito, no? Pasig City for Lexatier na, while ako naman ay pumanig sa Cagayan de Oro. Meanwhile, I think we have a potential fight that may happen in here onto the top lane. It is a 2v3 situation right now. Tamang backup incoming from Denver. However, huli na ang lahat bago pa masagip ang ating Chodo na ginagamit ni Doc Trimar. Sabay kuha naman ng Crab ng Team Cagayan de Oro sa taas, pero babawi ang Pasig City. 1-for-1 trade so far for this 2-minute game time. At ito na nga po, no? Mas mabilis pong nabasag ng Pasig City ang bottom turret. At sa taas, medyo malaki pa yung buhay ng ano, no? Kasi mas malakas mag-clear talaga itong, ano eh, itong Uranus. Yung Uranus, ang bilis na mag-clear ng ano eh, ng minion wave. So hindi na kapag ang bilis, no? Mag-push ng isang Claude. Exactly, correct. Correct ka doon. Mas mabilis kaya siya kaysa sa carry. Kasi hindi yun naman gumagana yung true damage ng carry sa turret. At ito na nga po, there goes the Atlas is trying. Uy, napasopra! Napasopra sa kabila ko na. Uy, may nauntog. Nako, Denver, mukhang hindi ka na makakawala. Pero si Kagayawa dito, mukhang naka-back away pa nga. Ito, nagkagulo nga lang yung konti yung decision-making ng Cagayan de Oro. May nag-freaker out, merong nag-dash in. Ano ba, lalaban ba tayo? But in the end, they decided to just back away. Do take note, available na ang ating first turtle of the game. At eto na nga, ang pwedeng next contestion point ng parehong team natin. What should be the mindset in here kapag available na yung first objective, Lex?
ako ang gagawin ko muna is I have to make sure na yung mga kalabang ko merong busy sa isang lane. Halimbawa dito, hindi ko kasi, halimbawa, if I'm Pasig City, hindi ko kinta kung nasan lahat ng kalaban eh. So ngayon, I have to make sure na mag... Aal muna ako. Bawa, ito tama ginagawa ni Reynos. Nagpapakita sa kabila para maggulo. Oh, ayun, nakikita na nila. Oh, lima na sila. Lilip pa five pa rin nila. Simulan na. Ulan kami na from Marsha. Uy, hindi na nakaw ni Kagayawa ang turtle natin dito. And at the same time, pagkakuha ng Cagayan de Oro City, ng objective na yan, back away na sila, wala na silang other business. And as you can see in here, Cagayan de Oro would like to just focus on objective rather than focusing on kills. Pero syempre, it's too early to tell na ganyan nga yung magiging mindset nila all throughout the game. Kasi wala pa naman tayong nakikitang early snowball dito from that objective take eh. Tama. Dapat ang kinawalan talaga ng ano dun, Uranus dun. Mas, to completely push the bottom lane. Kasi nagka-turtle, so can raid na lang nila. Ay, yun na nga bang sinasabi natin. 3-4-2 or rather 3-V-2 situation at the top. And at the same time, na-push pa nga ng Claude natin yung Torres sa taas ng mapa. Although nakakuha ang Cagayan de Oro City dito ng isang Torres sa baba ng mapa natin. Sabi ng Pasig City, ah, isang Torres sa inyo sa baba. Excuse me, dadalawahin namin dito sa taas ng mapa. And hindi na magiging sapat ang oras para depensahan pa yan ng thumbs nyo. Grabe, no? Sobrang bilis talaga mag-clear at mag-basag ng tore ng Claude, no? And ang maganda dito, guys, lamang sa level po yung Claude sa mga kalaban niya, no? So, pare sila level ng carry, pero ang laki na lamang ng Claude sa DK. So, probably mamaya, pag nag-ulti yung Claude, isisigurado niya maitapat na kay Diggy yung ulti para talagang mapilitang mag-pop ng ulti yung Diggy or at the same time, auto-dead sa yung Diggy. Kasi level 10 yung products lang yung Diggy. Pumupunit na ng tank yung Claude, guys. Laging may ano. Laging mayroong buff pa lagi. Oo, nakakakit na. Mm-hmm. And, there you go, guys. 16 seconds, okay. And there you go, a clash is about to happen right now dito sa buff area ng Cagayan de Oro City. The ultimate coming up from the club, killing some of the members of Cagayan de Oro City. Makakatatlong kill pa nga ba, nakakuha pa nga ng kill dito ang ating thumbs, but that doesn't matter because Tore ang gusto ng Pasig City dito in the end. Well, I think in total, apat na kills ang nakuha ng Pasig City doon. Oo nga, ang laki din noon. So dito nga, lumabang na nga. Oh. Imagine mo yung Claude having a bounty. 402. Talaga ang laki ng pera niya. 6,000 habang yung carry ng kalaban, 4,000. That's almost one item gap ang lamang niya. So pabuo pa lang ang endless battle ni carry. Si Claude, pabuo na yung ano niya, golden stuff niya, guys. So talagang this is going well for Pasig City 2. And because of that, I think carry mapipilitan siyang mag- defensive item para magdun sa ultimate ni Claude. Kasi pag hindi siya nag wind of nature, sigurado pag siya ng blazing duet ni Claude, boom! Sigurado yan. Patay siya. Pero, uy, si Dirk! Oh, wala lang sisilayang bukas dun, men. Napakasakit ng Claude. Tignan mo naman kasi yung gold lead na meron yung Claude. I think nasa 6.9k. Compare mo naman yan sa hawak na pera ng carry natin, which is just 4.9k. 2,000 to 3,000 ang kailangan habulin ng carry dito para makalamang. Pero it's just the carry eh. Kailangan mo rin ng frontliner na kayang sumalo ng damage sa'yo. Pero dito si Wise, free nakera na nga dito. Sabay sipa naman din. Ultimate coming from Masha, hindi na magsusurvive. Pati itong ating si Kenny na gamit-gamit ang Kofra. Sabay objective, napakabilis ng rotasyon ng Pasig City 2 dito. Mukhang mahihiraman na yung Cagayan de Oro City na makabawi dito. Lalo na at wala namang bounty yung ano nila, yung carry nila. So kahit makapatay siya, hindi malaking bagay para kay carry, no? And yung emblem pa niya is jungle dependent. So hindi siya kikita ng malaki-laking malaki-laking pera. Kasi wala na siyang maja-jungle at this point in time. Hindi na siya maka-jungle. Kasi babantayan na sila eh. Ibabox out nila. Hanggang base na lang. Kailangan masisilayan ni ano ni carry dito sa larong ito, no? Mag-iintay na lang ng Lord tong Pasig City 2, papalakayin na lang nila yung lamang. Kasi tatandaan nyo, hanggang hindi nakakalabas ng base ng kalaban,
ang tanging source of income niyan ay yung mga minion wage nyo. All the rest of the map, hawak ng buong Pasig City 2. Lahat ng jungle, lahat ng lord, lahat ng turtle. So, lalaki, habang tumatagal, lumalaki, yun lamang. Uy, sa baba. Uy, may nahuli yata sa baba ng mapa natin. Hindi ka na pwedeng mag-overextend. Mangbabay time na lang si Mr. Onkik. San ka pupunsa dito? Naku, papapatay lang pala kay Claude. Pero ito ha, gusto ko lang i-shoutout ng nakakatuwang isang comment sa livestream natin. Galing kay Leafmac Villacorte Talamayan. Malakas talaga Pasig City. Kompleto sa ayuda yung mga yan galing sa mayor nila. Aba, may pag-aaral pa tayo. In fairness sa ayuda, no? Ayun na nga po, may na-shutdown po si Chu, no? So, speaking of ayuda, ang alam mo ba, ang aming rice na binig namin sa City of Paranaque is jasmine rice. Napaka-social. Wow! Branded. Nagulat din ako. Grabe, in fairness, alam mo ba, kasi sa bahay namin, ito ko, ito lang din, dalawa kami ng anak ko nakatira. Tapos, siguro yung nakukuha naming ayuda na bigas, parang dalawa, tatlong kilo na bigas, halos every other 2 days. Sabi ko, naku, paano ba namin mauubos yun? Yun yung mga first few days ng quarantine. Pero ngayon, buti na lang, hindi ko pinamigay. Kasi nga, wala nang ayuda. Dito sa Tondo, pala, Manila, yun na lang. Limited stock lang pala kung baga binigay na lahat. Good for 3 months na pala yun. yun naman pala. Dapat sinabihan na tayo. Ayun na nga po, nakuha na ng ano, no, Pasig City, yung Lord na sinolo na. At ang laki na lamang, 10K. Ayun na, pumasok na po. Uy! Nakakanapit na pa nga yung Joehead. Nako, si Oe. Alam mo, men. With a far siya on the side of Pasig City, like kahit hindi ka mag-overextend eh, maaabot ka kasi napakalaki ng area of effect na sakop nitong ultimate ni Farsha. So kahit nasa Tori ka na, nagpi-play safe ka, hindi mo masisisi na mapipitas siya bigla eh. Tama ka doon, Yuko, no? So ito na nga, mukhang makatatapos na nga ang ating bakbakan. Tumulo na nga po si Claude, sinusubukan patayin etong si Tams. Tams is 2! Tumsok, mga kaibigan, para pinurit na papel lamang. Hindi lang papel, basang papel pa ang pagilawa doon, mga kaibigan. At ito, pinasag na po na lang. Okay, trying to do a setup. Ayun lang, nakita mo doon na Claude, yung Joehead, nag-eject siya, but unfortunately, ang natamaan niya yung minion. Pag naglalaro rin ako ng Joehead, ganyan yung problema ko minsan eh. Kailangan i-sure na target mo muna yung hero, imbis na yung minion. Di ba rin lang yung minion, kesa kakampi mo, may iba to mo sa kalaban. Ay, sabagay. Oo, mas masama yata yun. Ito na nga, we have a setup ongoing. Pumasok na ang Team Pasig City 2. Wala pag namamatay sa kanila, kamabigan ng si Tiki, pero okay lang yun. Dahil nga, wipe out na nga, triple kill pa for Farsha. Tamang tambay muna sa base dito ng Cagayan de Oro City. May immortality, so hindi rin mamamatay si Tiki. And there you go. They will take down Cagayan de Oro City 1. Congratulations to Pasig City 2. Okay guys, so doon na nga po nagtatapos ang laban sa pagitan ng Pasig City at Cagayan de Oro. At naalala ko nga talaga itong Pasig City, malakas talaga to, lalo na yung si Chrono.